Hi guys, ang video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng account kay Binance. Ito ay full step-by-step tutorials kung paano po kayo makapag-create ng account ngayon sa Binance gamit po ang iyong cellphone. So ngayon guys, meron pong link dyan sa description. Click nyo po yung link dyan para makapag-create kayo ng account ngayon sa Binance. Kapag na-click nyo na po yung link dyan, ito po yung nakikita nyo mismo. Okay, merong nakita nyo dyan yung Philippines. And then dito sa baba, ay iyan ay kiklik natin yung yellow. Click nyo po yung confirm para makapag-start na po tayo. So ipoprovide lang naman natin yung ating information dito. So once na-click nyo po yung confirm, ay ito na po yung mismong makikita natin. So create your account. Yan, verify identity. And then dito sa baba, create personal account. So hindi naman po ito business account, kaya pwede po natin click yung personal account. Ganun lang po kadali dito. Click nyo lang po yan, create an account. Okay, para makapag-start po tayo kaagad na makapag-start na mag-Binance dito sa Binance. So kapag na-click nyo po yan, you are invited to Binance. So ilagay po natin yung ating valid and active na email address. Yan po yung ating ilalagay dyan. So itatype lang po natin yung ating email dito. Yan, so ito po yung sample natin, yung ating mismong email. So sample natin, lalagay lang natin dyan para makita nyo mismo kung paano po gawin yung pag-create ng account dito sa Binance. So kapag nalagay nyo na po yung email nyo, so lalagay po kayo ng password. Ang password po dapat po ay 8 to 20 characters. Meron po siyang uppercase, meron po siyang lowercase gaya ng nakikita nyo dyan. At dapat po meron din siyang special character para safe po yung inyong Binance na gagawin, para hindi nila basta-basta ma-hack. So nakita nyo, naka-check na po lahat dyan, so po pwede na po yan. And then pwede nyo rin pong i-click yung I agree. After that, pwede nyo na pong i-click itong next. Yan, dito sa baba makikita nyo po, i-click nyo po yung next para makapagpunta na tayo, makaproceed tayo sa next na tab. Okay, so ang gagawin nyo lang ay kumpletuhin nyo lang po lahat yan. At once na-click nyo po yung next, okay, so ito na yung makikita nyo. Punta kayo sa email nyo, sa email na ginamit nyo, and then i-click nyo po yung get code. Kapag na-click nyo po yung get code, ipoprovide nyo yung 6 na number dun sa email na yon, and then i-click nyo lang po yung submit. Ganun lang kadali. Click nyo yung submit dyan. So nakita nyo yung email verified. So verified na po yung ating email. So ang next naman ay ipoprovide natin yung ating cellphone number para meron pong for verification din yan. So ilalagay nyo lang po yung cellphone number nyo dyan para makapag-start na rin po kayo na ma-verify yung cellphone. Okay? So, mag-start na kayo agad sa 9. Okay? Wala na po yung 3. So, 9 tapos something, and then makukuha yung number nyo, then get code din. So, dito yung sa cellphone nyo, ilagay nyo rin po yung number, then submit. Ganun lang. So, okay na yan guys. Meron na po kayong account kay Binance. Pero, kailangan po ay i-verify nyo po yung identity nyo. So, kayo po ang makakapag-provide dyan. So click nyo po yung verify now dyan sa ilalim para ma-verify po yung identity. So meron na kasi akong account, kaya hindi ko na maipapakita sa inyo. Pero click nyo lang po yung verify now at makikita nyo na po mismo kung ano yung ipoprovide nyo. Ang kailangan nyo lang naman dyan is yung pangalan, yung last name, middle name, and then date of birth. Ganun lang kadali. Ilalagay nyo lang po yan dyan, and then i-continue nyo siya. Tapos hahanapan sa inyo yung ID nyo. Ilalagay nyo lang po yung ID nyo. Yung ID na valid and active. And then magpipicture po kayo. So gagawin nyo, magpipicture lang po kayo para ma-verify nila na ikaw nga yung mismong nasa ID picture na inilagay mo. Ganun lang. And then pag okay na, ang gagawin nyo na ay pwede na po kayong mag-start na mag-trade. Pero hanggat hindi po na-verify yung account nyo, ay hindi po kayo pwedeng mag-trade. Dati po pwede siya. Okay, so dapat i-verify nyo muna yung account nyo. And once na-verify po yung account nyo, meron po kayong makiklaim na parang welcome bonus po ni Binance. Ganun lang kadali po dito po sa Binance. Pwede na po kayong mag-trade kapag meron na po yung na-verify na po yung identity nyo. Ganun lang. Ayan na siya. May nakikita kang USDT, BTC, BSUD, BNB, ATH, ayan, SLP. Ayan yung mga gusto nyo, pwede nyong bilhin. Tapos, makikita nyo dito sa taas, crypto amount is 65
$1,341 US dollar. May nakalagay na limit. So, yan yung starting amount na pwede nyong bilhin na US dollar. So, ito, yung starting amount niya is 20,011. So, medyo mataas yung starting amount niya. Ang bibilhin ko lang ngayon is 500 pesos. So, maghanap ako ngayon na ang limit niya ay starting 500. Tapos, yung payment niya ay dapat GCash. Kasi GCash lang yung meron akong pambayad. Ayan, may nakalagay siya. Oh. Cash deposit to bank, Metro Bank, tapos bank transfer, Union Bank. Yan yung mga payment option na pwede nyong pagbayaran. So, yung akin, 500 limit, tapos GCash payment. Yun yung hahanapin ko. Dahil yun lang yung kaya ng budget ko sa ngayon. Ito, ayan, 800. So, mataas pa siya. Hanap tayo ng 500 lang. Ito, limit niya is 500. Kaso, yung nakalagay, BPI payment. So, wala tayong BPI. Hanap ulit tayo. Ito, meron siyang limit na 100 to 16,000 GCash yung nakalagay niya. So, pwede na siguro to. Then, titingnan nyo yung, ito yung mga bumili sa kanya, 3,704 trades na yung nagagawa niya. Meron siyang 99.68% ratings. So, good yung ratings niya, mataas. So, dito na tayo. Click natin yung buy. Ayan. Ayan yung makikita nyo. Tapos, i-enter nyo yung amount kung magkano yung bibili nyo. So, sa akin is 500. Ayan. Tapos, buy US dollar. Then, mayroon siyang message. Ayan, may message. Ayan. So, okay. Type natin. Okay, process na. Tapos, tayo doon. Ito yung GCash payment niya. GCash number. Copy nyo lang yan. Copy. After nyong makapit to, yung GCash number niya, pupunta ka na ngayon sa GCash para magbayad. Ayan. So, 571 yung laman ng GCash ko. So, send money na tayo. Express send. Tapos, enter mo yung number. Paste mo lang dyan. Tapos, 500. Payment. USDT payment. And then, next. Send. Boom. Ayun. Nabayaran ko na siya. Screenshot nyo lang yan. Tapos, balik na kayo dito sa Binance. Then, punta kayo sa message niya. Ay, ikiklik nyo itong, pag nabayaran nyo na, ikiklik nyo yung transfer next. Tapos, punta kayo sa message niya. Type natin is done. Ayan. Kung para, yun, binayaran na kagad tayo ng 9.17 US dollar. So, yun yung amount ng 500. So, next natin gagawin, ililipat natin yung US dollar natin sa spot wallet. So, andito siya sa P2P. Pupuntahan natin sa P2P. Tapos, makita nyo yung US dollar. Ang gagawin nyo, transfer. Click nyo yung transfer para mailipat natin sa spot wallet. So, ayan. Transfer from P2P wallet to spot wallet. Tapos, click nyo to. Hanapin nyo yung US dollar. USDT search. Ayan. Tapos, click nyo lang yung max. So, click transfer. Boom. Transfer successful na. Okay. Nailipat na natin siya sa spot wallet. So, ayan. Puntahan natin siya sa spot wallet. Okay. Nakikita nyo na dito yung amount ng US dollar. 463 na lang yung natira from 500. So, mga 40 plus yung transaction fee. So, hello guys. Ako'y nagbabalik. So, ngayong araw na to, gagawin naman natin paano mag-deposit ng pera sa iyong in-time account gamit ang Binance app.
So, yun guys. So, punta muna tayo sa Binance app ko, guys. Ito yun. So, home natin. Back muna natin, guys. So, always remember, guys, before ka makaka-transact dito sa Binance, kailangan naka-verified yung account mo. Yan. Verified yung account ko. So, pwede na akong mag-deposit, mag-withdraw kasi verified na yung account ko. So, may laman yung account ko na $33.39. So, kung nakita nyo guys, kanina, it's 33.41. Pero dahil bumaba ng konti yung dollar, so naging 33.39. So, how to deposit guys? From your Intime to your... from your Binance to Intime account. So, ganito lang siya guys. Vice versa lang yan. So, balik tayo dito sa ating Intime account. So, ito yung Intime account ko guys. So, meron siyang 2,000 na laman. So, ang gagawin natin guys is click lang natin itong deposit. Tapos, piliin natin feed USDT. So, tapos, lagay natin dito ang amount na 1,700. Tapos, name natin, ganyan, tapos, deposit now. Katapos yun guys, dadalhin ka niya sa platform na yung ito. So, ito ang address ng iyong Intime account. So, deposit amount should be 33.41. So, dito sa address na ito is isi-send ang pera. So, ngayon, copy mo lang, guys. Okay, copy address. Pagkatapos mong i-copy address yun, guys, punta ka dito sa iyong Binance. Pagkatapos, oh, kulang yung pera ko. Yun, tama na. 33.42. Click mo yung withdraw. Click mo yung USDT. Send via crypto network. Yun. Okay, withdraw now. Got it. So, dito nakalagay yung address. So, yung kinapi mong address kanina, dito, yun yung ipipaste mo dito. Yan. Pagkatapos, network, multiple matches, please select. Ano ba yung network niya? Is Tron TRC20. So, ito yung pipiliin natin na network. 1 USDT. Amount is 33.41. So, use max natin. 33.41. So, yun. Okay na yan, guys. Pagkatapos, i-withdraw lang natin. Okay, tapos confirm natin, guys. Risk warning. After withdrawal is complete. Okay. Check mo lang yan. I fully understand the risk. Then, confirm. Pagkatapos yan, guys. Kasi marami itong verification code. Una natin gagawin send. Send code muna tayo sa ating message. Yun. 681849. Tapos dito naman sa Gmail. Punta tayo sa ating Gmail account. That is to verify guys. Yun. 210259. 210259. Tapos guys, is yung sa Binance Google Authenticator natin. Yan. Yung Binance ito. 538491. 538491. Then, click submit. Yan lang guys. Okay. So, request submitted. Screenshot natin yan. Tapos, screenshot din natin dito sa ating Intime account. Yan. So, hintayin lang natin guys na yung mapasok yung deposit natin. So, para makaano guys, i-log out muna natin. Sign out muna natin siya. So, exit muna tayo. Balik muna tayo sa ating Binance. So, tingnan natin kung naka-deposit ba tayo? Ay, ano nangyari?
Para hindi ko na withdraw, guys, ha. But di yun na successful yung withdraw. Open natin ulit, guys, kung napasok na ba yung withdraw natin. Yung uy, yun na, guys. Napasok na yung deposit natin, guys. So, transaction. Punta tayo dito sa deposit. So, yun, guys. Ang napasok lang sa 1.7 na dineposit ko, 1.649. So, yun, guys. Ganun lang pala mag-withdraw at mag-deposit. So, kung paano mag-withdraw, guys, yun na yung topic natin, no? Paano mag-withdraw? Before ka mag-withdraw, guys, galing sa Intime papuntang Binance, kailangan na verified ang iyong account. So, para malaman na verified yung account mo, punta ka sa home dito, then pindutin mo tong mukha mo. So, makikita mo dyan sa may gilid, verified. Yan. So, how to verify your account? Madali lang, guys. Kailangan mo lang yung mga ID at yung selfie. Documents, cellphone number, yun yun. Mga requirements. Ito yung mga requirements niya, guys. Personal information, government issued ID, facial recognition. So, yun yun. So, may limit ako sa fiat limits. Meron akong $50,000 daily na withdrawal and deposit limit. So, malaki, guys. Million-million din yan. Sa P2P transactions naman, it is unlimited. So, sabi na P2P, it means from player to player. So, mag-send ka ng money sa ibang Binance. Ganun yun. So, deposit through crypto limits. Sa crypto naman, unlimited ang deposit. Ang withdrawal is 8 million BUSD. Yun. 8 million. Laki na rin yun. So, completed yun, guys. Verified na ako. So, pwede na ako mag-transact. Pwede na ako mag-deposit at mag-withdraw. Pwede na rin akong mag-trade dito sa kanila sa mga token dito sa Binance. So, balik tayo ngayon sa main topic. Paano mag-withdraw sa Intime gamit ang Binance. So, punta tayo kay Intime. Dito. So, ganito ang gagawin natin, guys. Sa pag-withdraw, click mo ito, taka sa me. Click mo itong withdraw. Tapos, ang piliin mo dito sa may bank card, USDT, TRC. So, dito, guys, makikita mo dito sa ikalawang part, TRC20 address. So, yan yung wallet address na galing sa Binance yung kukunin mo. So, amount na gusto mo ilagay, tapos password. So, example, maglagay dito tayo ng 1,000. So, Intime password. So, saan mo kukunin yung TRC20 address mo, guys? So, dito mo yan kukunin sa iyong Binance account. So, paano mo yun makikita dito sa Binance account? Madali lang, guys. Punta ka sa wallet. Tapos, click mo lang tong deposit. Pagkatapos, guys, click mo tong USDT. So, yun. Tapos, piliin mo yung TRC20 Tron. Yun. So, yan, guys. Lumabas na siya. Ito yung wallet address, guys. Ito yung iyong wallet address. So, anong gagawin mo dyan, guys? Copy mo lang. Yan. Wallet address copied. Pagkatapos mong makopy, balik ka doon sa Intime. Tapos, i-paste mo lang yan dito, guys. Yan. Pagkatapos, lagay mo yung password. Example, yung password mo, lagay mo lang dyan. Tapos, pindutin mo na yung withdraw. So, ganyan lang, guys, mag-withdraw galing sa Intime account papuntang Binance through USDT transfer. So, I hope, guys, na may natutunan kayo dun sa sinabi ko, sa tinuro ko. So, next time naman, guys, gagawin natin paano mag-deposit dito. So, thank you, guys, and God bless.